Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay meron pong kinalaman dito po, no? Sa pangyayari kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Unahin po natin this time ang isang Maine Mendoza kung saan ang dami nga pong nagsasabi na kapalit nga raw po, ano? Kapalit nga raw po ng hindi pagpayag, hindi niya pagpayag sa paggawa po ng long message po para po dito sa anniversary kuno nila ay ang pananakot na siya po ay tatanggalin sa Itbulaga. Okay, ang dami nagsasabi na ito raw pong si Maine Mendoza ay huling araw na raw po ng mga nakaraan, ano, nakaraang linggo dito po sa Itbulaga. Okay, yun po yung pag-uusapan natin ngayong araw. Bakit mayroong pananakot? Bakit may sapilitan na paglulong message? Ano? At yan po. At bukod nga rin, pag-uusapan din natin ng isang Alden Richards. Si Alden Richards na may mga picture and videos na nga po, ano, na sila po ay ganap ng nakapagsimula ng kanilang taping ng Hello Love Again doon po sa Canada. Okay? Pag-uusapan po natin yan. Dahil ang dami pong mamaru, alam niyo yung mamaru? Mga nagmamarunong, ano? Mga nagmamarunong na akala mo ay nasusundan at nasusundan po nila ang isang Alden Richards from time to time. Okay? Paano kung nangyari nga parang nasusundan, Mr. Pinas? Napakasimple lang po. Dahil ipinakakalat po nila ng ipinakakalat na na nung umalis si Catherine Bernardo after daw po nun siya po ay umalis na. Matagal na rin po nag-bonding yung dalawa doon. Okay? Pag-usapan natin yan. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, pag-uusapan natin ang mga bagay na yan araw-araw po. Ano? At narito nga mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lang. Unahin natin na naging komento nitong si Miss Maida de la Cruz. Sabi niya rito, Alden pa rin, walang makakapalit. Diba, Mr. Pinas? Tuloy-tuloy lang ang laban. Nakita mo ba, Mr. Pinas, ang anniversary post ng kasal ni Arjona at Maine? Galing din ng added editing nila, ano, bumabagyo pero yung mga halaman hindi gumagalaw at yung bubungan ng chapel at mga paligid tuyong-tuyo, walang bakas ng ulan. Imagine mo, no, open yung chapel pero stable lang sila na parang hangin or walang bagyo na nangyayari sa paligid nila. Mga artista talaga kasi tuwing tutok ang camera, sabay iyak nila, no, at punas ng luha, lalo na si Nikki at Colina, no, galing din ang aktingan, ano. Kailan kaya ipapalabas ang sa mga sinehan 'yon? Baka mahigitan pa ang Hello Love Goodbye ni Catherine at Alden. I mean, parang relax at stable lang sila na parang walang bagyo at baha na nangyari sa paligid nila. Hindi man lamang hinahangin, ano, yung gown na nila at mga buhok, especially Father Jeff, ano, buti hindi lumipad ang abito ni Father Stable, parang tag-init talaga shooting, no? What Miss Mia de la Cruz would try to say to us ay nung mga panahon po na nagkaroon po ng taping, no, wedding kuno nila, kasagsagan po kasi yung malakas na bagyo yon at mayroon nga pong landslide pa sa bagyo. Mula naman po kay Miss Doris Latupan, sabi niya rito, gumagawa lang ang mga yan ng paraan para sirain si Alden. Well, sorry for them, they can never put a good man down. Si Tisoy pa ba? Di yan basta-basta sumasabak sa mga alanganing bagay. At you're right, Mr. Pinas, makabayan siya. Alam niya ang halaga ng mga makasaysayang bagay sa bansa natin. The more na sirain nila siya, no, the more na nabibiyayaan siya. Di ba nila napapansin yon? Mga bitter nga naman. At sa mga poon naman na ni Panot na walang kasawa-sawa sa pag-e-edit, ano? Just to cover up the truth na
magkasama ang legit na couple, Mr. and Mrs. Fulkerson, sa Canada. No, matik yan kung nasaan si Javi andun si Wifey at mga Junakis. And of course, di papayag si RJ na di makasama ang pamilya niya, especially his wife, lalo pa't matagal bago siya makabalik dito sa dito. And it's true. No, for 9 years na pagsubaybay natin sa kanila, gamay na gamay natin ang pag-ninja moves ng mag-asawa. Nako, mga edita, galingan nyo sa pag-edit. After all, palpak na naman kayo. Palpak naman kayo lagi. yung mga umaasa lang po dito sa mga edits nila, na lalong-lalo na po sa pagpapalagbas ng mga bagay na napaka-imposible, yun na lang po yung pinagtatawanan ng nakararami. No, ayoko na hong dumagdag sa kanila. Sabi naman ni Ms. Adelia Day, Mr. Pinas, good morning. Thanks for always giving us good news and legit, ano? Bakit ba puro buntis ang issue sa mga ng mga saraulo? Kesyo, si Main buntis kay Arjo, no, mamaya si Bossing naman nakabuntis. Kesyo, itinakas ni Meng ang bunsong anak na ni Pauline at Bossing. Ano ngayon, si Atasha buntis kay Vico, no? Ang lakas ng tawa ko. Nag-uumpisa pa lang si Atasha, eh sinisira na agad, ano? Papayag si Aga. Papayag si Connie Reyes, ay sus. Akala ko ba first lady si Mina, no? Di sana kasama siya sa pamimigay ng tulong sa mga binaha. Si Ibiang ang namigay, ano, ang mamigay, siya ang may pakana niyan. Well, I agree with you. Si Ibiang sana'y nandun, dahil si Ibiang lang naman nagsugo talaga dyan kay Panotanon na para maging lingkod bayan, kuno. Niyo ba? At syempre, para makuha yung mga ganyang agenda nila, no, ang mga hidden agenda nila, eh dapat makuha ang isang napakalakas na influencer at walang iba kundi si Main Mendoza po yun. Alam naman natin kung anong ginawa nila ng election. Ay nako, bahala sila sa buhay nila. So, unahin po natin pag-uusapan si Main Mendoza, kahit na nakikita nyo po sa Alden dyan, ano. Ano nga bang nangyari kay Main Mendoza? Usap-usapan po ngayon sa social media ang tinataya pong pag-alis kay Main Mendoza ng Itbulaga sa noontime show nila. Okay? Bakit po kanya? Ano ba nangyari? Ang dami yung nagsasabi ng mga fans na hindi kasi pinagbigyan ni Main Mendoza ang favor ng mga nasa likod nito. No? Nasa likod ng alin? Ng Sarsuela. No, ano bang sarswela ang nangyari? Yun po yung pagbibigay ni Main Mendoza ng long message. Naalala niyo naman po yun eh. Dati, kada anniversary ng Aldab, di ba? Laging kompleto, rekado ang pagbate ni Main Mendoza. Okay, hindi yung one-liner lang, hindi yung sinulat lang ng kanyang social media manager, no? Siya talaga yung nagsusulat. Pero yung dito nga po, no, sa hindi nga po nila nagustuhan na ginawa ni Main Mendoza, eh napakatipid. Napakatipid po ng kanyang isinulat na greetings, no? Sa kanilang anniversary kuno ng wedding nila ni Panot. Okay? Yun po yung hindi nila nagustuhan, dahil noon pa man, bago po man po dumating ang araw ng kanilang anibersaryo puno, ay sinasabihan na po nila si Main Mendoza na paghandaan na, no? Sana mahaba yung message, pero nabigo po silang lahat. Okay, kaya ang ginawa nila, kampo na lang ni Panot ang nagsulat, kampo na lang ni Panot ang gumawa ng kung ano ng mga video at edit ng pag-i-edit ng kung ano-ano. Okay, yun po yung kanilang pinagagawa. At dahil nga po dyan, dahil nga po, Main Mendoza refused to do it, so, no? Ang nangyari po, they are threatening Main Mendoza to remove, no? To be removed in Itbulaga. Ang masasabi ko lang dito sa mga nagpapakalat ng ganito, na binalaan nila sa Main Mendoza na tatanggalin nila sa Itbulaga, well, gawin nyo. Okay? Kasi kahit naman po, kahit naman po wala na si Main Mendoza dyan, marami po siyang pera, di ba? Mabubuhay po siya. May mga businesses po siya. Pero kayo, lalong-lalo na po ang mga taga-Itbulaga, di ba? Sipin niyo mabuti kapag nawala po ang isang Main Mendoza dyan. Paano ng ratings ninyo? Sana naiisip niyo po yung mga ganyang bagay, ano? At dito naman po kay Alden Richards. Ulitin ko lang. Recent video, recent photo po ang nakita po natin sa Canada. Hindi po yan bonding lang nila. Taping na po nila yan. Okay? So, ang dami nagpapakalat mga Cat Den fans na
nag-i-enjoy na raw si Alden at saka si Catherine doon sa Canada, no? Uulitin ko lang, yan po ay kanila pong actual na taping. Hindi po sila doon naglalabas ng kuno ano. Okay? Hindi rin po totoo na matagalan si Alden doon. Kapupunta niya lang po sa Canada. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.